Ito. Yeah. Panoorin niyo yung aking voice recital. Nahihiya talaga ako. Hi guys! Meron na naman tayong bagong vlog and thank you sa lahat ng aking supporters, ng subscribers, ng viewers, ng lahat-lahat na nanatiling nanonood sa aking channel. Maraming salamat dahil malaking tulong yan sa akin. Ayan, so nandito ako ngayon para ipakita sa inyo kung saan nagsimula lahat at isha-share ko sa inyo kung saan ko nakuha yung lakas ng loob ko na mag-song cover. Pero syempre, bago yan, mayroon lang akong ipapakilala sa inyong product na ginagamit ko sa aking buhok. Ayan, napapansin nyo ba? Ano mo napapansin nyo? Yung pimples ko. Hi daw, sabi ng aking pimples. Ayan. Ayon. Ang ipapakita ko sa inyo ay ang aking secret para maiwasan yung pagiging dry and frizzy ng hair ko. So, sa mga nakakakilala sa akin, ayan, alam nila buhaghag yung buhok ko. Pero, nabigyan natin ng solusyon yan. At ang aking ginagamit ay walang iba kundi ang... Ayan! Tama. Ang Babe Formula na shampoo and conditioner. Ito ay nabili ko sa App for Grabs. Ito ang kanila FB page. At ilalagay ko na lang ang link sa description box. Ayan. So, ito ay, ito ang shampoo, tas ito ang conditioner. Ayan, bawas na siya kasi ginamit ko siya for 1 week para makita talaga yung effect ng kanyang effect. Para makita yung effect nito kasi marami nang gumagamit dito. Try nyo, ang paggamit ko sa kanya ay, kunwari, ito, Monday, shampoo conditioner, tapos Tuesday, conditioner, tapos susunod na araw naman, shampoo conditioner, tapos sa susunod na araw, conditioner, ayun, ganun. Pag ginagamit ko siya, maganda talaga siya, malambot siya sa buhok, tapos kahit conditioner lang, amoy na amoy mo yung sweet scent niya. Itong Babe shampoo na nectar flavor, mabango din siya. Amoy niyo. Mabango siya. Ganda din siya kasi matatanggal niya talaga, malilinis niya ng buo yung oiliness ng buhok mo. Mas okay na gagamitin mo itong shampoo and kasama yung conditioner para makita mo talaga yung effect niya. Try nyo, maganda. Hindi kayo magsisisi sa pagta-try ninyo. Ayun. I love. So, ayun. Balik na tayo sa aking sinasabi nga na kung saan ako nagsimula sa aking pagiging singing sensation. Basta sa aking pagkanta. Ayan, ikakwento ko muna sa inyo kung paano ako nagsimula. Kasi, hindi ko alam kung anong edad na ako nun, pero medyo parang wala pang high school. Kumakanta-kanta. Ah, ano? Oo. Grade 6 ako nun. Bandang 2008 or 2007. Doon na uso yung kanta ni Tony na Catch Me I'm Falling. Catch Me I'm Falling. Oo, tapos naging idol ko na siya nun. Wow. Doon ako nagsimulang kumanta-kanta. Sinasabayan ko lang. Bilan pa ako nung album ni Tony na yun eh. Kasi hindi ko siya ma-feature ngayon kasi hindi ko na makita. Pero yun, nasa Spotify siya, pinapakinggan ko pa rin siya. Ayun, doon ako nagsimula kumanta-kanta, ganyan. Tapos, hanggang sa nagtuloy-tuloy, tapos sa aming charismatic community nga, sinama nila ako sa music ministry para magamit ko ang aking God-given talent sa
pag-worship kay Lord. Aww. Para makita ni Lord na hindi ko sinasayang yung talent na binibigay niya sa akin. Tsaka, ayun nga, tinutulungan din nila ako, tinuturuan nila ako na ma-enhance yan. Pinupush nila ako kahit anong mangyari, kahit ayaw ko, kahit nahihiya ako, pinupush nila ako na kumanta. Ayun. Tapos, ayun na nga, lumipas ang ilang taon, lumating ang 2019 at si Mami Jade ay isang violin teacher sa UP. Si Mami Jade ang nag-push sa akin na mag-enroll ako sa Voice. Ayan. Tapos, ayun naman, kinausap ko si sila daddy, ganyan. Ayan, sabi nila, kung porsigido ba ako, kung seryoso ako, sige, support sila, ganyan. So, ayun, in-enroll na ako. Tapos, dumating na yung first day ko sa pag-voice lesson. So, 23 years old na ako noon. Tapos, ang mga kasabayan ko ay mga bata. Siyempre, di ba, isipin naman natin, kung mas okay na mabatak yung boses mo, mas okay na maturuan ka ng maaga sa batang edad. Tapos, ayun nga, ang comment ng aking teacher ay masyadong gamit na gamit ko ang aking speaking voice, kaya medyo hirap pa akong mag-adjust para sa singing voice na tinatawag. Every Saturday yon, 6 sessions yon. After nun, magkakaroon kami ng recital. Sabi niya, habang nag-vocalize, dun niya nalaman na soprano pala ako. Oh my God! Wow! Wow, diba? Imagine niyo yun. Soprano? Taas ba ng boses ko? Pero hindi ko masyadong ma-apply yan sa mga cover ko kasi nga, natigil ako. Malaki pinagbago ng boses ko noon. Pwede na! Maniwala kayo. Last year yun, pero ngayon hindi na makita. Malaki talaga ang importance ng pag-vocalize before kayo kumanta para mabuksan natin yung ating vocal cords. Yan, para mabatak sila, para magising-gising sila kung anong notes ang kaya nilang abutin. Ay, ito na, dumating na yung araw ng aking recital. Ang saya-saya ko noon. First time ko rin mag-recital. Confident tayo kasi may boses tayo, pero hindi maiiwasan na mahiya kasi ang daming nanonood sa amin noon. Siyempre, yung mga hindi mo kakilala nanonood sa iyo, yung magulang ng iba, mga kasama mo nanonood sa iyo, tapos yung mga kasama ko, ang tataas ng kanilang kinakanta. Talagang hangin na lang yung maririnig mo sa boses nila. Ganun. Dahil binigyan ako ng ganitong talent, yun na lang ang inisip ko habang nagpa-perform ako. Kailangan ko ipakita sa kanila na hindi sayang yung in-enroll sa akin. Ayun, tsaka nandun ang aking family to support me. Pinanood nila ako. Ayun, medyo nahihiya ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba kayo. Kasi hanggang ngayon natatawa pa rin ako. Simula nung recital, kasi August 2019 yon. Ano na ngayon? October 2020 na ngayon. So, isang taon na lumipas. Ngayon ko pa lang din makikita yung video na kinuhaan nila. Hindi ko siya pinapanood. Pinanood nila yun Pero ako hanggang dinigla kasi hindi ako makapaniwala. Tapos nahihiya ako kasi ang taas. Tapos nanginginig-nginig pa yung boses ko doon. Talagang nakakahiya. Tapos yung mga kasama ko, mga bata, tapos ang gagaling nila pumunta. Ako nakakahiya, syempre, alam yun. Sila kasi, lumang estudyante na sila, ako bago. Kaya, syempre, mahiya naman tayo, 23 years old. Tapos, mga kasama natin, bata, tapos mas magaling pa sa atin. Ayun lang, pero maraming salamat kay Teacher Mary Ann sa pagtiyaga sa aking boss. Aww. Yes, kaya... Ito. Yeah. Panoorin niya yung... Panoorin niyo yung aking voice recital. Nahiya talaga ako. Insert ko yung voice recital ko nung araw na yon. Siguro stop niyo na lang. I-mute niyo. Nahiya talaga ako. I-mute niyo na lang yung video kapag ayaw niyo marinig yung boses ko. Nahiya ako. Ayun lang. Sabay-sabay nating panoorin yan. Insert ko na yung video. Ito na siya. Enjoy watching!
hanggang ngayon nahihiya pa din ako. Ewan ko, ba't ako natatawa sa sarili ko? Diba? Nginig-nginig pa, no? Talagang damang-dama mo yung kabay. Pero ayun, sabi ni Teacher Mary Ann, ganun talaga, normal lang daw yun na magkaroon ng nginig-nginig. Hindi siya vibrato, ha? Normal lang daw yun na magkaroon ng nginig-nginig kasi nag-a-adjust pa nga yung aking vocal cords, no? Yung nag-a-adjust pa siya kasi for 23 years, noon ko lang na tutunan at kumanta ng tama. Wow. As in proper, magkaroon ng hangin, ayun, mas mataas daw, mas maganda na hangin talaga yung ilabas. Mas mataas, mas maririnig mo yung hangin. Yun yung turo niya sa akin. Nag-enjoy ba kayo? Grabe ha. Patapangan na lang tayo dito para makita niyo yan. Hindi yan in-upload nung araw na yan. Kasi, ayun nga, hindi naman talagang typical na voice. Parang nag-aral talaga ng voice kasi 6 sessions lang. Tsaka, hindi pa talaga sapat yung 6 sessions na yun. So, ano, sana matapos na itong COVID para matuloy ko na ulit. Ayun lang. Maraming salamat sa pananood din nyo. Shinare ko lang sa inyo, no? Gusto ko lang makita nyo kung paano ako nagsimula. Unti-unti natin magiging yung confidence natin. Ayun lang. Maraming salamat sa inyong susuporta sa aking channel, Tiny Bubbles Vlogs. Ayan, subscribe na po kayo sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy-tuloy po tong vlog na to. Ayan. Huwag nyong kakalimutan na i-hit din yung like button and i-share nyo tsaka mag-comment din kayo. Maraming salamat po. Nakakahiya. Pero kailangan natin na maalis yung hiya na yan kasi hindi tayo makapag-vlog ng maayos kung nahihiya ako, diba? Ayun, maraming salamat. Shout out nga pala kay Lizelle Milliares, Kuya AJ Cruz, and sa kanyang wifey na si Ate Jade. Pati na rin pala kay Jenna Evangelista. And maraming salamat, may sina-shout out to tayo. Abangan niya, meron akong tawag sa aking mga supporters, sa aking viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!